Hi guys, welcome to my channel and it's me, Charms. So ang ating topic for today is paano makakatipid kung minimum lang ang sinasahod ko. So if you're interested in this video, just continue watching until the end. Alam nyo guys, may nabasa kasi ako sa isang page na tips para daw makatipid at paano daw magtipid ng pera, and I find it so nice. So gusto ko lang siyang i-share sa inyo at explain isa-isa dun sa top 10 nila paano makatipid ng pera, para at least ma-internalize nyo din kung bakit nga ba kailangan ng mga tips na ito at makakatulong para sa atin ang mga ito. So without further ado, I will share with you kung ano-ano ang mga ito. So stay back and relax. So guys, kung maiisip natin, parang napakahirap talagang magtipid. Lalo na kung minimum lang ang kinikita natin, minimum lang ang ating sahod. Paano tayo makakatipid? Napakaraming gastusin sa buhay. At minsan, kulang pa nga yung sahod natin para sa panggastos natin sa pang-araw-araw. So, ano nga ba ang ating magagawang solusyon para dito at least magkaroon man lang tayo ng kahit kakaunting savings. So, unang tip. Magbukas ka ng savings account. Pumunta ka sa bangko. Mag-open ka ng bank account. Savings account. Siyempre, napakahirap naman, di ba? Kung ilalagay lang natin yung mga ipon natin o yung natatabi natin pera sa baul, di na uso yan. At saka isa pa, very risky. Kasi syempre, malay mo, ilalagay mo lang siya kung saan. Nilagay mo siya dito o nilagay mo siya doon. Pagbalik mo, hindi mo na nakita. Kasi nga, nakalagay lang siya kung saan. Unless, kung mag-open ka ng bank account, at least, you are in good hands. Your money is safe, diba? So, that's it. Tip number 2. Huwag gumastos sa higit sa kinikita mo. Yes, bye. Huwag kang gumastos sa higit sa kinikita mo. For example, kung kita ka lang ng 500 per day. Tapos, 500 times 26 days, magkano yan? Okay. 500 times 26 days. So, ilan nga ba ang working day sa isang month? Diba 26? So, let's calculate. Oh, yes. May calculate talaga ako, bye. Kasi it's all about money talk. So, dapat palagi tayong prepared at meron tayong dalang calculator. So, 500 times 26. 500 times 26. Oh. Meron kang 30,000 per month. 13,000 per month. I'm sorry. 13,000 per month. Okay. 13,000 mo per month, di ba? Babudgetin mo siya ng maili. Siyempre, yung pangkain mo pa sa isang buwan. So, dapat, huwag kang gumasta ng higit sa kinikita mo. For example, bibili ka ng cellphone. Magkano ba ang cellphone ngayon? Eh, gusto mo pa yung social yung cellphone. Mga 15K, Samsung, J7 Prime, di ba? O 15,000, eh, paano na? Paano ka na ngayon? Eh, higit pa sa kinikita ang magastusin mo. So, better, huwag kang gumastos ng higit sa kikitain mo. Okay? Number 3, unahin mo ang mga kailangan mo compared pa sa mga kagustuhan mo. Okay, huwag mong ipaprioritize yung mga kagustuhan mo lang. Dapat ipriority mo ang kailangan mo lang. Remember, remember mga brad, hindi tayo kumikita ng maximum buy, minimum tayo buy, minimum. So, I suggest, dapat unahin mo muna kung ano mga kailangan mo. Ano nga ba mga kailangan natin? Siyempre, toothpaste, brush, sabon, pangligo, sabon panlaba, at kung ano-ano pang pangangailangan natin kaysa sa mga kagustuhan natin, just like new gadgets or anything. So, dapat night a big XXX, huwag muna yun. Matipid tayo, unahin natin ang kailangan natin compared sa mga gusto natin. Okay. Number 4, sa tips. Paano makatipid ng pera kahit minimum ang sinasahod mo? Huwag maglagay ng napakaraming pera sa pitaka, sa wallet, sa coin purse, or anything. Okay. Bakit nga ba? Siyempre, bay,
kahit ako, based on my experience, pag nakikita ko na marami pang laman ang aking wallet by hala, gastos lang ako ng gastos, 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 gastos. Para, sige lang, parang hindi ko na-internalize, wala na pala akong pera, bye. Wala na pala at hindi na pala aabot sa next na swelduhan. So, it is really suggested na huwag kang maglalagay ng napakaraming pera sa wallet mo. Kasi para at least, internal control din ba, di ba? Internal control. Sa accounting pa, internal control naman, te. Huwag maglalagay ng maraming pera. Just like sa petty cash, huwag kang maglalagay ng napakaraming pera sa petty cash mo because it's just petty cash. Para at least, mabudget mo talaga kung magkano lang ang kailangan mo. Number 5. Magtabi agad ng halagang iipunin. Magtabi agad ng halagang iipunin. Okay. Bakit nga ba dapat magtabi ka agad ng halagang iipunin? Of course, guys, it is very important. For example, 500 times 13. So, ibig sabihin, quincenas. Per quincenas ang swelduhan mo. Meron kang 6-5. Magtatabi ka ng 1,000 dito. 5-5 lang ang allowable na gagastusin mo kasi yung 1,000 is your savings. Estimated savings. Depende sa'yo kung gusto mong magtipid ng 1,500 per cut-off, go! But I do suggest, para hindi ka masyado namang mahirapan, 1,000 per cut-off. Tolerable. Or okay kung gusto mo at least may savings lang, 500 per cut-off. Bakit nga ba dapat magtabi ka na kaagad? Kasi at least, alam mo na sa sarili mo na okay, out of 6,555 lang ang gagastusin ko. 1,000 automatic, ilagay mo na sa bank account mo. Itabi mo na sa bank account mo kasi automatic savings mo na siya. Huwag mo siyang gagastusin. Tip number 6. Gumawa ng weekly budget plan para sa pagkain. Okay? This is very nice tip. Bakit nga ba? Dapat, gumawa ka talaga ng budget plan mo per cut-off or per week. Kung ano lang ang dapat mong kainin. Sabihin natin, 100 per day lang ang allocated mong pagkain. Morning, lunch, evening, dinner. So, 100, kumbaga, sabihin na lang natin 35 per meal. Marami ka namang mabibili dyan sa mga combo-combo meals sa Karanderia Bay na 35, meron ka ng gulay. Yung 25 pesos, meron ka ng ulam at kanin. Or depende sa iyo. Ang ginagawa ko kasi, ano, for example, di naman kasi ako mahilig talaga na mag-breakfast ako every morning. Ang akin lang, okay na sa akin may tinapay. So, kumbaga, ang estimated budget ko para dun sa breakfast, nilalagay ko sa lunch para at least heavy meal sa lunch. At least, kung 35 lang ang budget ko sa lunch, idadagdag ko pa yung additional na 20 pesos na sabi ko na hindi ko magagasto sa breakfast. Kung meron akong mga around 55, at least marami-rami na ang makakain ko. Pero sa Karanderia nga lang, but then it's okay para nga makatipid tayo kasi nagtitipid na tayo. Bibigay tayo, nagagawa tayo ng weekly budget plan just for food. 7. Bawasan ang pagkain sa labas. Oh my gosh, bye. Ito yung pinakamahirap gawin. Ganyan tayo, lalo na pagkasama natin ang mga barkada natin, bye. Mahilig tayong magkakain sa labas. Alam mo yun, makakita lang tayo. For example, tara bye, KFC bye. Wala akong budget eh. Minsan lang naman, yan, dyan tayo nadadali sa minsan lang naman. Yung minsan mo, di mo nakikita, di mo napapansin, napapadalas na pala. Yung minsan mo, araw-araw na pala, hindi mo napapansin. Jollibee ngayon, bukas KFC, next time Chowky, next time McDo, and bye. My gosh, wala ka namang mabibili. Yung pagkakalangan mo, kukumain ka din, bonobobo lang. Siyempre, mapapagastos ka talaga ng marami-rami. Kaya, iwasan ang pagkakain sa labas kung gusto mong makatipid. Tip number 8. Bawasan ang luho. Yes guys, my gosh, bye. Always bear in mind, nagtitipid tayo. So, dapat bawasan natin ang mga luho natin. Huwag tayong mga bill mo ko, nabili mo ako nito, bili ako niyan, bili mo ako nito. Huwag, bye. Control-controlin natin ang sarili natin na hindi magbibili ng kahit ano-ano. So, kontrolin natin ang mga luho natin, bye.
Again, I repeat, nagtitipid tayo. Tips number 9. Tips number 9. Ano nga bang tip number 9? Bawasan ang utang. Yes, I repeat, bawasan ang utang. Bye. Alam mo, kung puro utang ka na lang, bye. Kumusta naman, hindi mo mamalay na lubog ka na sa utang, bye. Siyempre, diba, gumastos ka within your means. Gumastos ka kung ano lang ang income na nare-receive mo. Gumastos ka based kung ano yung kaya mong gastusin. Kasi kung puro ka utang, darating ang time na wala ka ng pambayad sa utang mo. So, lahat tayo nagsasuggest, hindi lang ako, hindi lang yung page, o hindi lang sa mga librong nababasa ko, talaga dapat bawas-bawasan ang utang natin, ha? Kasi hindi siya healthy, at at the same time, sa Chinese pa, bawal ang utang, bye. So, yan. Bye. Parang napansin ako, bye. Parang gumabi na yata kanina. Parang ang liwanag pa ng labas, bye. Ngayon parang nabutan na pala ako sa gabi sa pagbibigay ko ng tips, bye. Sa pagdi-describe ko ng mga tips-tips na yan, bye. Tingnan mo. Umok. Get lalalala. Bye. Nabot na ako ng gabi, bye. So, sige. Let's continue and move forward. The last but not the least tip, the top 10 tip. Paunlarin mo ang sarili mo at maghanap ka ng other source of income. Okay. Kung alam mo naman talaga sa sarili mo na hindi talaga kayang tipirin ang sahod na kinikita mo, then it's time for you to look for another source of income. O mag-part-time ka sa iba. Or kung ano-ano pa, magbenta ka, maging sales agent ka, or anything that could help you have an extra income. Kasi syempre, kailangan talaga natin magkaroon ng savings para pagdating sa emergency, meron tayong mahuhugot. So, that is really a very vital, very important thing to do. Okay. So, ayan guys. I hope I was able to explain to you very well ang mga tips kung paano magtipid ng pera kahit minimum lang ang sinasahod mo. Okay, sabihin, pagpalagay na lang natin, ha, at nangyari nga yung mga sinunod mo lahat ng tips na aking binigay or pinagsasasabi a while ago. Sabihin natin, per cut off, nakakatipid ka ng 1,000 times 2 sa isang buwan. Meron kang 2,000 na savings per month. Sabihin natin, 6 months ka nang nagtatrabaho from the time nung nagtipid ka, nag-start ka mag-save sa sarili mo, times 6. Then who would have expect na magkakaroon ka ng 12,000 within 6 months, di ba? Better na yun. At least okay na yun. Sabi, minimum lang ang sinasahod mo, nagkaroon ka ng 12,000 within 6 months only dahil na nagtipid ka, kinontrol mo ang sarili mo. So at least, not bad for a starter. So that's it. Sabi pa nga dito sa katagang nabasa ko, ang pagtitipid ay kailangan upang likas na yaman ay mapangalagaan at buhay ay magkaroon ng kaginhawaan. So that's it guys. Thank you so much for watching this video, and if you like this, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe on my channel, and see you on my next video. Bye.